And then kung hindi pa kayo na-subscribe sa aking channel, please do click subscribe and hit the notification bell button para updated kayo sa lahat ng happenings. Ayan mga kabroski, so ngayon is nakauwi na ako ng bahay, tapos na yung errands day. And ngayong gabing ito naman, ipapakita ko sa inyo ang aking mga ginagamit for skincare routine. And paano ba ito? Ano ba yung sinasabi nila? Get unready with me. Wow, unready? Unready? Tama ba yun? Basta yung bago matulog, yun na yun, okay? So, syempre, hindi ko naman sinasabi na makilis yung balat ko, pero, di ba guys, sa stages ng buhay natin, meron talaga tayong super daming pimples day. Yun yung bukbukin day. Habang patagal ako ng patagal sa showbiz and habang nakikita ko yung value na kailangan ingatan mo yung sarili mo, kailangan pahalagahan mo yung sarili mo! And bahalin mo yung sarili mo. Dati kasi hindi ako maingat sa balat ko. Eh nung high school pa lang ako, ang iniisip ko lang is school, bahay, anong kakainin kung kwek-kwek sa labas o mga street foods, ganun. Kasi malapit na yung school namin from bahay. Hindi ako masyadong maalaga sa skin and hinahayaan ko lang siya na, alam mo yun, mag-oily, okay lang, matulog ka ng minsan walang hilamos, ganyan. And then, nung nagkaroon ako ng major breakout. Wow, major breakout! Sobrang dami eh. Sobrang dami nung pimples ko talaga. Imagine niyo para siyang pigsa, ganyan. Pigsa sa laki. So, nasa showbiz industry na ako noon. Sabi ko, kailangan kong turuan yung sarili ko na, syempre, alagaan yung... Wow, ang dami niyo sinasabi. Anyways, natutunan ko na kailangan na from Kylene's post na... Ano nga, na every now and then, nagpapa-facial siya. Yun yung mga isa sa kailangan. And syempre, alagaan mo yung skin mo pagkagising mo sa umaga. So pagkagaling sa work, pagka-uwi, bago matulog, pagkagising sa umaga. Para, ano naman, mga, para malinis yung ating face. So, ang dami ko nang sinabi. Anyways, without further ado, ito na yung aking skincare sa gabi. Okay, guys, so una kong ginagamit itong St. Ives Fresh Skin. Yan, kung nakikita nyo. So, itong scrub na to, paano ko ba ito nalaman na? Yung friend ko, nagkaroon nito. So, sabi ko, uy, ayos to. Natry ko kasi naiwan ko yung facial wash ko sa tingin. So, from Nikki ko, thank you so much, brother. And ito yung sinabi niya na dapat bilhin, maganda. Nag-exfoliate siya talaga ng skin. So, depende yan. Meron pang black nito. Ayan. Hindi po sponsored, pero ito yung ginagamit ko. Kasi, hindi ko ito yung araw-araw. Meron din akong facial wash, yung Greek Sincerity. So, yun din yung ginagamit ko. Yun din talaga yung ginagamit ko kapag hindi ako nagsuscrub. Ito, parang 3 to 4 times a week lang siya dapat. Kasi syempre, baka masobrahan naman sa pag-scrub yung face mo. Mag-release na tayo. Okay guys, so ayan, tapos ako mag-ilabos ng St. Ives and yung Ricks, special mention. Naubusan na ako ngayon, pero paparating na rin yan. So, after nun, ang ginagamit ko naman is panglinis ng face. Kapag minsan may makeup sa face after ng taping, tapos parang all around siya for me. So, ang ginagamit ko is itong Garnier Skin Naturals Micellar Cleansing Water. Ayan, kung nakikita nyo po. Ayun, no? Tapos, ang recommended is parang pa-upward daw. So, minsan hindi ko nagagawa, pero yun daw, sabi nila. Kasi pati yung mga mata, yung dapat minisan lahat. Pati leeg, di ba? So, next na ilalagay ko is itong moisturizer. Gamit ko itong Kiehl's Ultra Facial Oil Free Gel Cream Fresh Hydration. Ayan, kung nakikita nyo, ay yellow, nag-focus siya agad. Kailangan moisturize yung face mo. After scrubbing, di ba, ma-dry yung skin mo. So, lagyan mo siya ng moisturizer. Pag-apply mo, mararamdaman mo na agad yung cooling sensation. Pero, hindi siya yung mahapde, ah. Cooling sensation, relaxing. Kabilang sa mga trusted brand
ng sobrang arting mukha kong to. Yan, sobrang sensitive ng skin ko, guys. Ayan, oh, may pimple ulit. So, kailangan magpa-facial ulit. Kailangan regular ang facial sa mga sensitive skin, mga oily skin. Ayan. Every week yung recommendation ng dermatologist kapag may mga pimples ka. Parang madalas ka nagbe-breakout. Next naman is itong powerful strength line reducing concentrate ng Kiehl's din. Focus na siya. Ayan. Kiehl's. Ayan. Yung powerful strength line reducing concentrate. 12.5 ang vitamin C content nito, guys. And meron siyang hyaluronic acid. Yan yung gumagamot sa pimples. Basta yun na yun. Hindi ako pro dito, guys. Pero, let's go. Try lang. So, maglalagay. Usually, yung nilalagay ko lang is dalawang puffs. Yan. Lalagay mo siya circular motion. Ayan. Okay. Meron siyang stingy effect. Kasi nga, meron siya, mataas yung content niya ng vitamin C. Pero, it's normal. Ayan. Ikalat natin siyang mabuti. Okay po. Ayan, guys, sorry. Dapat pala after nung moisturizer, ito na agad. Pero pwede pa rin naman siyang i-habol. Ang Creamy Eye Treatment. Eye Treatment by Kiehl's. Ano to? With avocado. Diba pag puyat tayo yung eye bags. Ito, guys. I promise and I swear that this eye treatment is good. Promise. Good talaga siya. So, dadabla ako sa eyes. Ayan. Dito banda. Kung saan maitim ang aking mga mata. Ayan. Ano ba? Alagyan yung ano. Okay! So, ito na yung magic. Ito yung, for me, sobrang worth it nito. Sobrang worth buying for. Kasi, ano eh, dati talaga, syempre, hindi naman ako gumagamit ng mga products. And then, sometimes, sinasabi ko na, hindi naman effective yan, puro lang yan, alam mo yun, mga hype, ganyan. Pero, kailangan pala talaga, and may magic siya, guys. Ito yung sinasabi nila na Midnight Recovery Concentrate. Yan yung product ng Kiehl's. Kiehl's ulit, so, medyo loyalist ako ng Kiehl's and Rick's. Rick Skin Sanity, guys. Another vlog ko naman yon. Pero ito muna, guys. Tingnan nyo naman, oh. Ganda ng packaging. Critic na ng packaging. So, sabi dito, a replenishing elixir of pure essential oils and distilled botanicals to visibly restore the appearance of skin by morning. So, nung nakita ko siya, sabi ko, okay. Is this worth buying for? Eh, tinry ko siya and yes, nakita ko talaga ang kanyang effect the next morning na parang baby skin. Oo, sarado yung pores mo and parang wala kang stress. O yun na lang yung term doon. Kumukuha lang ako ng ganyan kakonte. Yan, kasi I think this is enough. So nilalagay ko siya straight sa face. Okay, and then i-rub na natin siya. Yun yung ano, kumbaga sa lutuin, itong pang kumpleto. Ayan. Yung mga sobra nitong oil, pinapahid ko na rin dito sa beard. Pero wala po akong nilalagay na kahit ano sa aking balbas, guys. Ito lang siguro pag sumasobra. Ewan ko, kasama din yun sa pag-aalaga. Parang conditioner sa hair. So, shout out sa mga baka pwede akong mag-try ng oil dyan sa beard. Okay! So, we're good to go. Pwede na tayong matulog. And, ito na yung pang-finale ko. Diba, guys? Again, babalik tayo sa self-worth. Pinapalaga natin yung sarili natin from our face, from our skin, at saka yung, alam mo yun, yung puso natin. Kailangan natin paalagahan ang ating sarili. Dahil at the end of the day, ikaw at ikaw lang din ang mag-aalaga sa sarili mo. Diba, sabi nga nila, kung anong itinanim, siyang aanihin. So, kung hindi mo inaalagaan yung sarili mo, syempre, magkakasakit ka, diba?
kung sa face, magkaka-pimples ka, dudumi yung mukha mo, di ba? So yun lang, mahalagang paalala mula kay Brentke. So yun, guys, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. And again, kung hindi ka pa na-subscribe sa aking channel, please do click subscribe and hit the notifications bell button para updated ka sa lahat ng happenings. So, again, this is Brent Valdez. Thank you so much po sa panonood ng aking skincare routine. Maraming salamat po. Thank you, bye-bye!